smile together. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Uy, hindi pa kayo magkakaroon rin kayo mapapasyal dito. Eh, Lola, kasi po ayaw ni Inay na pumunta kami dito sa inyo eh. Alam ko yun. Hindi po, pero hindi ko naman alam kung bakit ganyan ang utak ng nanay niyo. Hating gabi na, nasa lansangan pa kayo. Aba, ay, ali kayo. Marami dyan tukulong ko sa daan. Pasok, 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 talong. At meron ako mga regalo sa inyo. Siya naman ang galit sa akin eh. Eh, Lola, sana po ngayong Pasko magpati na po kayo. Lagot ka, ate. Pinalungkot mo ang Lola. Ayan o, naiiyak tuloy. Hindi, kantahan uli natin siya para sumaya siya. Magandang hapon po muli. Ito po si Attorney Jose Sison sa programang Ipaglaban Mo. Sa panahong ito, madalas nababasa sa dyaryo ang mga insidente tungkol sa pang-aabuso at pang-ahalay sa mga bata. Ang higit na nakasusuklam pa rito ay kapag sariling kadugo pa nila ang humahalay. Incesto po ang tawag dito at ang ganitong pang-ahalay ay tinuturing na rape dahil sa takot at walang kakayahang lumaban ang biktima sa nanghalay. May bagong batas pa nga na tinatawag ang ganitong klaseng rape na isang heinous crime at pinarurusahan ng kamatayan. Sa ating kaso ngayong hapon na pinamagatang Papa's Girl, malalaman natin kung ano ang tinuturing ng batas na kasuklam-suklam na krimen o heinous crime na may parusang kamatayan dahil sa relasyon ng biktima at ng akusado. Tunghayan po natin. Ano naman? Ang lalaki na nito mga bata.
Tatlong taon lang ako nawala eh. Pucha, para tong mga hinipa na lobo ah. Ang lalaki. Ito si, ano, Rebecca. Dalagang-dalaga ka na. Ito. Pasalamat kayo sa itenyo at napakarami niyang pasalubong sa inyo. Oh, marami akong pasalubong sa inyo. Sigurado, sigurado. Pupundating ko kayo sa Noche Buena. Marami ako rito ng tsokolate, saka mga corned beef. Yes! O, ito, Rebecca. Para sa iyo. Ganda ba? Oh. Nay, ito na po siguro ang pinakamasaya nating Pasko. No. Estela. Dada. Miss kita talaga. Bili mo, tatlong taon ako nawala sa'yo, di ba? Habang panon ako ng ulila. Carto, Carto, pasensya ka na muna ngayon. Kasi may usapan kami ni Maring Feli eh. Ngayon daw niya titingnan yung mga alahas. Nadala-dala mo, eh nakiusap siya sa'kin na ngayon na lang kami magkita dahil may asi kasi yun daw siya bukas. Sa tingin ko, bibili yun eh. Kasi maraming pera yun, pinadala nung asawa niyang siman. Pasensya ka na. Ayoko naman kasing pabayaan tong negosyo na pagkaalas ko. Alam ko naman na pinaghihirapan to eh. Wala mo sinasabi ah. Nahihiya na kasi ako sa'yo eh. Dami-dami mo nang hirap sa amin ng mga bata. Sige na. Kundi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano kasi bubuhayin. Kahit na maaga silang naulila sa ama, tinuring mo silang mga tunay mong anak. Wala yun. Sige na, lumakad ka na. Baka mahuli ka din sa lakad mo, ha? Babalik ako kaagad. Saka ka nalang bumawi, ha? Talaga? Sige. Ingat ka. Beloy, Pong, ba't hindi kayo sumama doon sa nagkakaroling sa labas? Oo nga, ate. Halika na, mag-aroling na tayo para makabili na tayo ng regalo para kay nanay. Sige! Ay, Rebecca! Huwag ka na sumama. Dito ka na lang. Paano pag dumating yung nanay niyo? Anong sasabihin ko kung nasaan kayo? Diba? Ano? Eh, di... Hindi na lang mo kami magkakaroling. Aba, hindi. Huwag. Magkaroling kayo. Ganito gagawin nyo, ha? Pag nagkaroling kayo, at halimbawa, nakakumita kayo ng 50, dodobling ko yun. Gagawin ko 100. Talaga po, oh, tay? Oo. Halika na, Kuya Beloy, para magkaroon tayo. Nako, eh, Beloy, pumunta na rin kayo kay Lola. Eh, sigurado ko, marami yung ibibigay. Kami na bahala ni Itay dito. Sige na! Sige, halika na! Sige, halika! Halika, sumama ka sa kwarto! Halika!
maghihanda kayo. Oo, pabos na pabos ako. Ano yan? Ayusin mo yung sarili mo. Mamaya alam mo, wala na yung nakaramdaman mo. Okay, Rebecca. Tandaan mo itong sasabihin ko. Ha? Tandaan mo. Walang dapat makakalam itong nangyari. Lalong-lalo na ang nanay mo. Dahil kapag nalaman niya, papatayin siya. Naintindihan mo? Ha? Papatayin ko ang nanay mo. Six, five, four, Pinoblehan po ni tatay na 10 beses, kaya po kami nakabili ng regalo. Ang bait-bait mo talaga, Kato. Ang bait-bait mo. Oh, ito pala, regalo ko. Oh, para sa'yo. Salamat. Oh, ito. Oh, wow! Ayan. Oh, ito naman para sa'yo, Rebecca. Rebecca, anak. Ito, itong regalo siya na itay mo. Tanggapin mo. Anak! Oh, magpasalamat ka sa itay mo. Umalik ka sa itay mo, magpasalamat ka. Aba, Rebecca, magpasalamat ka sa itay mo. Halika nga dito. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Ano bang dahilan nagkakaganyan ka, ha? Mag-sorry ka sa itay mo. Mag-sorry ka! Ayoko! Mag-sorry ka! Ayoko! Rebecca! Ay, tama na. Pasko, ipabayaan mo na yan. Baka sinusumpong na yung bata. Tama na. Ha? Oh, ano? Ano yung mga regalo nyo, ha? Hindi na natin, ha? Ha? Pag-pis natin, ha? Kaya na buksan mo. Sa
paglipas ng Kapaskuhan at maraming araw, lumipas na rin ang dating bibo at masayahing katauhan ni Rebecca. Madalas itong malungkot at tulala dahil sa ginagawa sa kanya ng kanyang itinuturing na ama. Patuloy pa rin siyang inaabuso kapag wala ang kanyang ina. Tanging siya lang at ang tahimik na kapaligiran ang saksi sa kahayupan ni Cardo. Sinasarili ni Rebecca ang kanyang mga paghihirap dahil natatakot siya sa banda ni Cardo na papatayin ang kanyang ina kung magsusumbong siya. Ingat ka, ha? Ingat. Mga anak, Lelo, Ipong, pagkatapos niyo sa pag-drawing niyo, magsipagligo na kayo dahil ayoko na madulumi kayo, ha? Rebecca, ikaw nang bala sa mga kapatid mo. Maligo ka na rin pagkatapos ng ginagawa mo, ha? Rebecca, kinakausap kita. Apo. O, sige. O, yung binilin ko, ha? Pagkatapos niya, magsiligo na, ha? Ikaw nang bala sa mga bata. Okay, tara. Tira-tira, paborito mo, di ba? Ha? O, sige na. Pili na kayo. Sige na! Sige! Pili nyo ako si Charon, ha? Hindi yung ganyan, tinatago mo sa sarili mo! Kumain ka!
Tama na. Tama na. O, sige mga anak. Pumasok na kayo sa kwarto niyo. Pahinga na kayo. Sige na. Sige na, Rebecca. Bata, sarap ang napatayin. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan yung bata niya. Lagi na lang walang kibo. Ayaw magsalita. Kahit sa eskwelahan, ganyan daw yan eh, sabi ng teacher. Lagi nakatulala. Tahimik. Tapos bigla na lang iiyak. Kakausapin ko, ayaw naman magsalita. Ewan ko, hindi ko alam kung ano nangyayari. Ricardo, pag umaalis ako, ikaw na iiwan sa mga bata. Anong problema ni Rebecca? May alam ka ba? Ha? Alam mo ba kung bakit siya nagkakaganyan? Wala. Kaya yung ganyan ang mga bata. Ganyan ang bata talaga. Stella, lumalaki yung bata. Ha? Normal lang yung may mga pagbabago nangyayari sa buhay. Huwag mo na masyadong pansin yung pagiging sumpungin ng bata. Ha? Okay? Mayroon ka na. Sarap na mga ulam nito. Kaya na! Nasaan si Ate Rebecca mo at saka si Punso? Ay, nasa eskwelahan pa po si Pong. Tumakas nga lang po ako sa amin para po makapunta ako dito. Eh, bakit ka tumakas? Masama yun. Huwag mong gagawin uli yun, ha? Ito, nagluto ko ng bibig at tignan mo ito. Ito ay galing sa ani ng Lolo Ramon mo. Yung bang party ng nanay mo eh, natanggap na ninyo. Baka mamaya pinamigay na naman yung mayabang na tatay Ricardo mong yan. Para sa inyo yon. Alam po yan, napakatuso niyan. Baka pinagdadamutan kayo. Pinapakain ba kayo ng husto? Pinapakain naman po kami. Ano po kaya? Kumukulo talaga. Hindi ko manaman bakit kumukulo ang dugo ko dyan sa lalaking yan. Pati na yung nanay mo nahawa na rin sa samaan ng ugali. May problema ka ba? Ang ate ho. Oh. Ano nangyari sa ate mo? Minsan ho, umiyak po siya ng mag-iisa. Patago. Pag tinatanong ko naman po siya, ayaw naman po niya sumagot. Narito kayo. Kukumustahin ko lang ang mga apo ko. Bakit? May sakit ba yan? Ha? May problema daw si Rebecca. May problema ka, Rebecca? Tinatanong kita! Oh! Kita nyo! Wala namang problema yung bata eh. Ang hirap dito sa Pilipinas eh. Minsan nakikialam ng may buhay na may buhay. Ha? Hindi naman iba sa akin ang mga apo ko, ah. Aba, sabihin niyo yan sa anak niyo. Tingnan natin kung ano'y sasagot sa inyo.
Pwede ba kausapin ko lang si Rebecca? Eh, ang kulit nyo pala eh! Sinabi ko lang problema yung batal! Kaya! Kusa kayo! Kusa kayo! Kusa kayo! Rebecca! Rebecca! Kakausapin ko na po ko! Rebecca! Stella! Stella, sandali lang! Ano ba kailangan niya sa akin? Gusto lang kitang makausap tungkol kay Rebecca. Bakit? Anong tungkol kay Rebecca? Hindi ba siya minamaltrato na kinakasama mo? Kung magsalita kayo, parang wala kayong kinakasama. Kung magsalita ka rin, parang itinakwil kita. Hindi ko nahihintayin gawin niyo pa sa akin yun. Kahit nag-asawa ko, hindi ko kayang gawin sa iyo. Ikaw lamang naman na nagrebelde. Hindi ko malaman kung bakit hindi mo matanggap si Ramon. Ang ganda naman ang pakikitungan niya sa'yo. Kung yan lang ang pag-uusapan natin, pagod ako. Buhay ng apo ko, pinag-uusapan natin! Kung hindi dahil kay Cardo, hindi mabubuhay ang mga apo niyo. Kaya huwag niyong sasabihin na sinira ko ang buhay nila na makisama ako kay Cardo. Si Cardo ang bumuhay sa kanila. At kung nagrebelde man ako sa inyo, magpasalamat kayo. Dahil doon naituwid ko ang buhay ko. Ngayon, pwede mo ba? Huwag niyo kami pakikialaman. Huwag niyo akong pakikialaman. Hindi ikaw ang pinakikialaman ko, kundi ang aking mga apo. Wala kayong pakialam sa kanila. Naintindihan niyo? Wala! Huwag sanang ipahintulot ng Diyos na may mangyari sa aking mga apo. Kung hindi kakargahin niyan ng konsyensya. Oh, Deloy po. Saan kayo pupunta? Pinabibili po kami ng tatay ng bigas sa palengke. Bigas? Kadideliver lang ng ilang sakong bigas na galing sa bukid ng itay niyo ah. Ayaw daw po niya yun eh. Sige po, Nay. Halika na po. Oh, ayusin mo mabuti ang sarili mo, ha? Pasok ka na sa eskwelahan. Tandaan mo. Huwag mo sasabihin kahit kanino ang nangyari. Dahil alam mo kung anong mangyayari. Ha? Ay, nanay mo. Pahidin mo yung luha mo. Pahidin mo! Tato! Oh, wala. Bakit umiiyak na naman yan? Masama daw pakiramdam eh. Gusto pumasok sa eskwela. Sabi ko, huwag na. Pahinga na lang. Anak? Masama bang pakiramdam mo? Ito. Wala po kasi si Naing eh. Natusan ko si Ana, pumasa ka lang sa eskwela. Si Beloy, saka si Ana, natusan ko si Pong na bumili ng bigas. Alam mo pala yung bigas na inayon sa bukid natin? Walang kakwenta-kwenta, malag. O sige, pumasa ka na. Ha? Doon ka na kumain at manangalihan ka na doon sa eskwelahan, ha? Bumili ka ng pansit para umaba yung buhay mo. Sige na. Rebecca, anak. Gusto ko tayo makausap. Huwag ko muna.
Rebecca, anak. Magtapat ka sa akin. Ano ba talagang pinagkakaganyan mo? Magagalit ang itay. Wala ang itay mo. Nasa bukid. Anak, may nangyayari ba sa'yo na hindi ko nalalaman? Sabihin mo sa'kin. Patayin niya kayo kapag sinaman niyo. Ang ano? Ang itay, inay. Naabuso niyo ako. May totoo sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling na ipapatayin niya kayo kapag nalaman niyo. Hindi niya magagawa sa'yo yun, anak. Hindi magagawa sa'yo yun. Maniwala kayo. Anak. Anak. Makinig ka sa'kin. Huwag mo itong sasabihin kahit kanino. Huwag mo sasabihin kahit kanino. Malalagay ka sa kahihiyan. Hindi nila hindi nila kailangan malaman ko. Anak. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Huwag nalaman mo na. Papalo na ang itay mo. Malalagay ka sa kapanganin. Huwag tatampo ang itay mo. Iiwan niya tayo. At kapag iiwan niya tayo, papano na kayo? Hindi ko pala kayang buhay na mag-isa. Mahal na mahal ko ang itay mo. Mahal na mahal ko ang oh, gising ka pa pala. Kage, gusto ko malaman sa'yo ang totoo. Anong totoo? Tungkol kay Rebecca. Uy, naman sinumbong sa'yo ng sampukoy mo, anak. Ha? Ricardo, anong ginagawa mo sa kanya kapag wala ako dito? Anong gagawin ko? Ano? Ang totoo, Ricardo. Gusto kong marinig sa iyo ang totoo. Nilalapastangan mo ba ang anak ko? Huwag mo akong pagbibintangan, Stella, ha? Ako ang nagpapakain sa'yo at sa mga anak mo. Kundi dahil sa akin, ha? Matagal ka ng patay. Patay kayo sa gutom ng mga anak mo. Naintindihan mo? Ha? Ako siya nagsisimulang ng anak ko. Sana nagsisimulang siya dahil mahalaman kita. Mahalaman kita. Binaliwala ni Stella ang sinabi ng kanyang anak. Hindi niya agad matanggap ang katotohanan nito, lalo na takot siyang mawala ang suporta ni Cardo at sa dahilan na rin mahal niya ang lalaki. Kala ko ba meron kayong usapan ng kumare mo na magkikita ka ngayon? Makakapaghintay naman mo. Naka. Stella, kapag nenegosyo, dapat lagi ito on time. Ano ka makakabenta kung pinag-aantay mo yung kliyente mo? Hindi naman masyadong... Hindi naman masyadong interesadong bumili ng alam. Kahit na! Alam mo yun, dapat eh ano... Pinakikita mo na talagang... Purisigido ka, malay mo. Dahil nakita ka niya na lagi ka na ando, nasa oras ka. Aba, maingaan yung bumili sa'yo. Punta mo na. Sige, alis na ako. Hi! Huwag mo ko iiwan. Rebecca, may lakad yung nanay mo. Sige na, ayun ba, alis ba? Ay, huwag mo makalis. Huwag mo ko iiwan. Anak, sandali lang naman ako eh. Pagbalik ko, may daladala ka pa sa libong para sa'yo. Ay, huwag mo ko iiwan. Nay, huwag kang makalis. Pabalik ako kagad.
Tay! Kia! Tay! Kia! Matiis ni Rebecca ang kahalayan ni Cardo, ngunit wala siyang magawa, lalo pat hindi na rin niya mapaniwala ang kanyang ina. Kaya napilitan siyang magsumbong sa kanyang lola Conchita. Hindi naman nagaksaya ng panahon si Conchita at dinulog sa may kapangyarihan ang reklamo ng bata. Sabi ng matandang yun eh. Wala akong kasalanan sa bata. Sandali lang, Mr. Rondero. Relax lang kayo. Sir, yung matandang yun, gumagawa lamang ng kwento. Gusto makaganti sa akin, kaya pati bata ginagamit. Ang ayon sa report na ginawa ni Aling Conchita, hinalay mo raw yung bata. Ha? Ha? Nalay ko? Alam ko na, sir. Alam nyo, gawa-gawa lamang yan ng matanda eh. Kasi ganito yan, sir. Gusto niya masolo yung lupang pag-aari namin dalawa nung ano eh, nung kinakasama niya. Ngayon, kapag dinimanda niya ako ng rain, ba, masosolo nila yung lupa. Kaya mo bang panindigan niya mga sinasabi ko? Oo! Eh, sinungaling yung matandang yan eh. Saka yung bata ginagamit eh, para makaganti sa akin, para masolo yung lupa. Patutunayan ko sa inyo, ito asawa ko. Ha? Siya ang ina nung bata. Para maalaman, sabi mo sa kanila, nagsasabi ako ng totoo. Stella, gumawa ba ako ng masama sa anak mo? Ginawa ko ba ng kasalanan ng anak mo? Sabi mo! Hindi po. Wala ho siyang ginagawang masama. Napakabuti ho niyang ama. Hindi ho niya magagawa yung binibintang sa kanya. Hindi ho niya magagawa yun. Mahal na mahal ko siya. Mabuti siyang ama. Si Rebecca at ayon sa medical examination, may pilas na ang kanyang pag-aari na nagpapatunay na hindi na siya birhen at may posibilidad na siya ay ginahasa. Kinasuhan ng rape si Cardo. Hindi ito matanggap ni Stella, ang sariling ina ni Rebecca, ang biktima. Bakit mo hinayaang madimanda ang itay mo? Bakit? Alam mo naman ang ginagawa niya sa akin, ha? Sinasaktan niya ako. Pero di ba nag-usap na tayo?
sinabi ko sa'yo na tatago natin to. Dahil yun ang dapat. Para hindi ka malagay sa kahihiyan. Pero bakit? Hindi mo ako mahalin, Nay! Ano mo silbi ng pagmamahal kung hindi ko kayo kayang buhayin? Alam mo naman ang ginagawa niya sa akin na. Wala naman ako kasalanan. Ba't di ako sinisisi? Bakit mo pinabayaan ang ate, Inay? Bakit mo pinabayaan ang ate? Alam mo na ang ginagawa sa kanya, di ba? Alam mo na sinasaktan siya. Ba't hindi mo siya tinulungan? Bakit, Inay? Dahil ayaw ko siya malagay sa kahihiyan. At hindi naman ako siguradong ginagawa talaga yun ng itay mo. Hindi namin siya tunay na itay. At wala kami itay na salbahe. Accused Ricardo Montero is found guilty of rape beyond reasonable doubt and is sentenced to suffer the penalty of death. Dahil kamatayan ng parusa, ang desisyon ng mababang hukuman ay inakyat sa Korte Suprema upang suriin. Maliban sa pagkakamali umano ng mababang hukuman sa desisyon nito batay sa testimonya lang ng bata, kinwestiyon din ni Cardo ang parusang kamatayan sa kanya dahil raw hindi siya ang tunay na ama ng bata. Kinakasama lang niya ang ina nito, kaya't walang insestong relasyon na namamagitan sa kanila. Ngunit, kinatigan ng Korte Suprema ang mababang hukuman. Malinaw at tiyak naman daw ang kwento ng bata at ito'y walang kontradiksyon, kaya't ito'y hindi pwedeng gawa-gawa lamang, lalo't suportado pa ito ng medical report ng doktor. Tungkol naman sa hindi niya pagiging tunay na ama o kahit stepfather ng bata, hindi rin ito makapagpapagaang ng kanyang parusa. Siya na mismo ang nagsabi na kinakasama niya ang ina nito at nakatira siya sa parehong tirahan ng mag-ina. Ayon sa batas, ang kamatayan ay ginagawad hindi lamang kung ni-rape ang isang batang wala pang 18 anyos ng kanyang ama, amain o stepfather, lolo at ninuno, guardian o kamag-anak within the third civil degree. Kung kalaguyo ng ina ng biktima ang ng rape tulad ni Cardo, kamatayan din ang parusa, kaya't hindi nakalusot sa parusang kamatayan si Cardo. Sige, kung gusto niyong kunin ng mga anak ko, gawin niyo. Magsama-sama kayo. Iwan niyo ako mag-isa dito. Nung umalis ka sa poder ko. Inisip ko, itinanim ko sa isip ko na wala akong pagkakamali. Dahil ako yung ina at walang inang pwedeng tumalikod sa kanyang mga anak ko. Pero sa ginawa mong pagtrato sa iyong mga anak, meron palang inang kayang tumalikod sa kanyang mga anak. Mahal na mahal ko si Cardo. Tinuha niya kami mag-iina. Na mag-asawa ko ulit. Tinanong mo sa akin, anong klase akong ina? Ngayon gusto kong ibalik sa iyo ang tanong na yan. Anong klase kang ina? Pero pinagpalit niyo ako sa lalaking yun. Kung gawin sa'yo ni Ramon ang ginawa kay Rebecca,
ng asawa mo. Ako, papatayin ko siya. Kahit gano'n ko siya kamahal, papatayin ko siya! Ikaw, anong ginawa mo? Lumapit na sa iyong anak mo. Nagmamakaawa. Humihingi ng saklolo. Nagsumbong sa'yo. Pero anong ginawa mo? Nagbingi-bingihan ka. Nagbulag-bulagan ka. Hindi mo siya pinakinggan. Nung Pasko, tinanong sa akin ni Rebecca kung kailan tayo magbabati. Ikaw lamang naman ang nagsara ng pinto ng iyong dibdibang. Stella, huwag mong hayaang gawin ni Rebecca sa iyo yun. Dahil napakasakit. Masakit. Masakit! Pagpunta natin ang aral ang ating kaso ngayong hapon. Wala pong nilalang ang pinakamahalaga at bukod tangi sa kaharian ng Diyos kundi ang mga batang musmos at walang kaya. Ang banal na kasulatan mismo ang nagpapatunay nito. Sinabi ng ating Panginoon na kapag bata ang iniskandalo, walang kasimbigat ang kaparusahan. Mabuti pang magtali na lang ang nagkasala ng mabigat na bato sa leeg at malunod sa kailaliman ng dagat. Sa Paskong ito na pinagdiriwang natin ang pagsilang ng pinakadakilang bata, sana'y maisip natin ang karapatang pantao ng kabataan. Bigyan natin sila ng magandang aginaldo.
hindi lang laruan o pagkain, kundi ang ikabubuti ng kanyang buong diwa, katauhan at kalooban. Alalahanin sana natin na ang magandang buhay at kinabukasan ng sarili nating anak ay ang pag-asa at magandang kinabukasan na rin ng ating bayan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat mula dito sa Ipaglaban Mo. Thank you.